Hello mga amigo, ito na ang sinasabi ko sa inyo guys, na totoo na nga na nabawi ni Madam Kilay ang kanyang nahack na channel. At sa tulong naman ng mga mababait niyang mga kaibigan. Ito guys, panoorin ninyo, kukuha lang tayo ng ilang minuto dito guys. Hello WhatsApp! I'm back! I'm back on YouTube mga chops! Ayan, yung mga nanonood sa YouTube, hello sa inyo. Live din ako sa YouTube, ha? Sa mga hindi nakakaalam, live tayo sa YouTube. And also live din tayo dito sa ating Facebook kasi mananampal tayo ng isang magupit at malupit na sampal dito sa ating mga subscribers and followers, YouTube and Facebook, yan. Hello, Santino Vlog! Hindi ko talaga matimingan yung live ni Madam. Never akong nakapasok sa kanyang live. Sa Facebook yata siya nagla-live eh. One time matimingan ko rin yan siya. Hey! Naku, may music. Nag-hack ng Facebook ko, ng YouTube ko. Thank you so much. Nakilala namin yung nag-hack ng YouTube ko mga chaps. Taga-ibang planeta sila. So mga kulto sila na mga kemerot na mga taga-ibang planeta. At tawag dito, buti na lang, shout out nga pala sa napakagaling at napakalupit ko namang IT. Yung nag-ano sa akin, yung nag-recover ng aking YouTube account. Oh my God, I'm so happy. Yes! I'm so happy. Shout out nga pala kay Teka lang, ano ba pangalan niya? Ano nga name mo? Teka lang, ano ba name niya? Isa nga, kahit maliit lang channel natin, tapos nawala. Naku. Ah, Roden! Roden Ico pala. Roden Ico, shout out sa'yo, tol. Maraming maraming salamat. Sa mga gustong magpa-tawag dito, magpa-retrieve ng mga YouTube nila, Facebook, Instagram, Twitter, o kung ano mga account na hindi nyo na mabuksan, malay nyo, makatulong sila sa inyo. Si Roden Ico, and also shoutout kay Kenneth, and also kay Jove, okay, and also kay Jove, also kay ano, Jomar Lavena, Jomar Lavena, yan, isa nating mga isa kasama sa industriya na vlogger, si Jomar, maraming salamat sa itol, and also, yun na nga, sa inyong lahat na talagang nagdasal na mabalik ang aking YouTube channel, maraming maraming salamat mga chaps. At good thing ha, mga chaps, ang kinaganda kasi hindi niya dinilit yung mga old videos ko dun sa YouTube channel ko. And sa mga nagsasabi naman, may mga nagsasabi kasi sa ating mga iba mga subscribers mga chaps, sabi niya, prank lang daw yung ginawa ko, hindi daw totoo na nahack yung YouTube ko. Mga chaps, tinagal-tagal ko na sa industriya, ngayon lang ako nag-prank ng ganito. Kung totoong pinrank ko lang kayo at gumawa lang ako ng eksena para lang ano, mag-trend. Dapat tatagal ko nang ginawa, Diyos ko naman. 'Di ba? It's the first time na nangyari sa akin 'to, na ma-hack yung aking YouTube channel. Ganun. So hindi siya kadramahan, hindi siya ka-ekan para lang mag-trend, wala akong eksena ng ganun. At hindi ako panay vlog kasi ng scripted eh. Kung sa mga nakakakilala sa akin na matagal na ng mga subscribers. So, ayan guys, totoo na talaga yan na naibalik ang kanyang channel. At syempre, maraming natutuwa. Meron ding nagbasa kanya, pero ang mahalaga, suportahan natin guys yung mga kasama nating mga YouTuber na hindi naman tayo inaaway, di ba? Huwag tayong magbaser-baser sa mga kahit kanino. Hindi naman tayo inaaway nila. Bakit natin sila i-baser, di ba? Gugo lang, Madam Kilay. Para kay Madam Kilay, shout out sa iyo at salamat at natutuwa. Marami ang natutuwang mga Pilipino.
na naibalik ang iyong channel. Thank you, Lord. More blessings to come. At sana lahat ng mga YouTuber, lalong-lalong na doon sa mga maliliit, katulad ni Vic Bars Migo, sana darating din ang panahon na kahit papaano madagdagan ang kanyang subscribers. Thank you so much, Madam Kilay. God bless.